5 Malaysian terrorists ang di umano'y nagtatago ngayon sa Pilipinas. May ugnayan daw ang 5 sa grupong ISIS o ISIL at may kakayahang magturo ng paggawa ng bomba. Live mula sa Quezon City, my report, si Raffy Tima. Raffy? Jessica, patuloy nga umunong tinutugis ng militar ang hindi bawaba sa 4 na ininalang ang Malaysian terrorist na nakapasok dito sa bansa at nagtatago ngayon dito matapos ideklarang wanted sa Malaysia. Pero habang nagtatago, ay nagtuturo umano sila sa paggawa ng bomba sa mga local na terrorist groups at posibleng nagre-recruit para sa grupong ISIS. Ito ang larawan ng 5 Malaysian terrorist na di umano'y nagtatago ngayon sa Pilipinas matapos ideklarang wanted ng Malaysia. Karamihan daw sa kanila may mataas na pinag-aralan. Ang isa pa nga sa kanila na si Abu Hansala, isa umanong profesor. Allegation nila na mga followers sila ng ISIS at sila yung nagpo-propagate ng ISIS ideologies dito sa Southeast Asia. At dahil nga pinaghahanap sila sa Malaysia, ang paniniwala nila umalis na ng Malaysia at nagtatago ngayon sa Pilipinas. Pero ayon kay Professor Banlawi, ang isa sa mga ito, matagal na sa Maguindanao. Katunayan, isa di umano si Amin Bacco sa nakunan ng video sa surveillance operation ng mga otoridad sa bahay ng napatay na Malaysian bomb expert na si Zulkifli Binhir alias Marwan bago isagawa ang mamasapan ng operation. Na nakikipag-coordinate siya sa mga personalities associated with Abu Sayyaf Group, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, at ang Khilafah Islamiyah Mindanao. Ngayon, kasama di umano si Amin Bacco sa natitirang maliit na grupo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na nagtatago sa Central Mindanao. Pero bukod sa paggawa ng bomba, delikado umano ang mga Malaysian terrorists na ito dahil sa kakayahan nilang mangumbinsi na mga aanib sa kanila, lalo pat nagpahayag na sila ng pagsuporta sa ISIS. Bukod sa radicalism, may kakayahan umano magturo ng paggawa ng bomba ang mga Malaysian terrorists. Si Najib bin Hussein halimbawa, isa umanong dating miyembro ng Special Forces ng Militar sa Malaysia ayon sa isang source. Ipinakita namin ang mga litrato ng Malaysian terrorist sa militar. Kinumpirma ng AFP ang kaugnay ni Amin Bacco sa BIFF at ang pagtatago nito sa Maguindanao. Pero ang iba umano sa mga Malaysian terrorist, lumipat ng lugar. Yung 3 doon ay namonitor na tumawid papuntang Sulu upang itrain yung pwersa ng Abu Sayyaf doon on bomb making. At katunayan, isa sa naging test mission nila ay yung pagbomba nila, roadside bomb, na kung saan ay namatay ang isang opisyal ng 32nd Infantry Battalion. At si Najib bin Hussein naman umano, kilala na bilang Abu Ana sa isla ng Basilan. Kampo doon sa Tuburan proper, Muhammad Ajul Town. At siya yung gumawa ng bomb factory doon na nakuha ng pinagsanib na pwersa ng 3rd Scout Ranger Battalion at ng 18th Infantry Battalion about 2 months ago. Bagamat wala na silang kampo, nagawa pa umanong makapamboba ng grupo ni Abu Anas sa Basilan 2 linggo lang ang nakararaan. 8 ang sugatan at 1 ang patay sa naturang pambobomba. Hawak na raw, Jessica, ng Philippine Intelligence yung kopya ng pasaporte ng mga hininalang Malaysian terrorist. At sa top level na naman daw ay nakikipag-ugnayan ang 2 bansang Pilipinas at Malaysia para mag-coordinate tungkol sa impormasyon sa mga hininalang teroristang ito. Jessica? Okay, so Raffy, kahit napatay na si Marwan, pati na yung kanyang estudyante na si Basit Usman, hindi na minimize yung threat na nasa ilang bahagi ng Mindanao, no, doon sa mga binanggit mong probinsya, dito sa mga teroristang gumagawa ng mga bomba at may connection pa ngayon sa ISIS o ISIL. Well, Jessica, ayon sa mga kanakausap ni nating eksperto, hindi pa talaga sila ganun ka-embed, imbaga, ika nga, dyan sa Mindanao. Katunayan, yung karamihan sa kanila hindi pa talaga marunong ng mga local dialects doon, maliban na lamang dito sa isang nandun ngayon sa Maguindanao na nakapag-asawa na ng isang Pilipina. Bukod dito, ay talagang kararating lang nila halo siguro in the last 2 years itong mga teroristang ito. So talaga hindi pa sila naka-embed. So talagang kailangan daw ma-root out sila at makuha na, kumbaga, ng Philippine military bago nga sila makapag-embed dun sa lugar at makapag-recruit ng mga posibleng sumama sa grupong ISIS, sa Jessica. Maraming salamat sa iyo, Raffy Tima.